ulo ng mga balita, Palawan, 5 pang probinsya isinilalim sa Alert Level 3. Pagbabakuna sa mga batang may edad 5 hanggang 11, aarangkada na. 4 out of 5 Pinoy adults nais magpa-booster kontra COVID-19. 40 million peso shabu na sabat sa dalawang tulak. Pinay booters dinurog ang Indonesia. Bea Alonzo hiyang sa alaga ni Dominic Roque. Piso nagsara sa 51.34 pesos kontra dolyar. Northern Luzon apektado ng shear line. Magandang umaga. Ako si Lia Badillo Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga maiinit na balita ngayong Biyernes ng umaga, ika-28 ng Enero, 2022. Isinailalim ng pamahalaan ng Palawan, Camiguin, Davao Occidental, Dinagat Islands, Tawi-Tawi at Sulu sa Alert Level 3 kasunod ng pagtaas ng bilang ng kaso ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa mga nasabing lugar. Epektibo ang bagong alert level simula ngayong Biyernes, January 28 hanggang February 15. Matatandaan nitong nakaraang linggo lamang ay 15 na lugar ang itinaas din sa Alert Level 3 dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 dulot ng mas nakakahawang Omicron variant. Kasama rito ang Apayao, Puerto Princesa City, Masbate, Siquijor, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, North Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Surigao del Norte, Maguindanao at Basilan. Ang Metro Manila ay nasa ilalim din ng Alert Level 3 hanggang sa katapusan ng Enero. Sa ilalim ng Alert Level 3, pinapayagan lamang sa mga restaurants at eateries, personal care establishments, fitness studios at non-contact sports venues, cinemas, amusement parks at simbahan ang mga fully vaccinated. Ang indoor operations ay limitado lamang sa 30% venue capacity habang ang outdoor operations ay bukas hanggang sa 50% capacity. Bawal ang operasyon ng casino, fun fairs at karaoke bars, gayon din ang face-to-face classes, contact sports at live voice o wind instruments performances sa mga lugar na nasa Alert Level 3. Umabot na sa 3.49 million ang kabuang dami ng kaso sa Pilipinas, kung saan 226,000 rito ang active cases. Inihayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nitong Huwebes na magsisimula na sa February 4 ang pagbabakuna kontra coronavirus disease o COVID-19 ng mga batang edad 5 hanggang 11 sa Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Galvez na tuloy na ang pagbabakuna sa mga kabataang edad 5 hanggang 11 dahil parating na umano ang mga produkto na tinatawag na vaccine special formulation para sa mga nasabing edad. Paliwanag pa niya, may 10 micrograms lang ang kada dose para sa mga edad 5 hanggang 11, kumpara sa 30 micrograms na doses para sa mga edad 12 pataas at inaasahang darating sa susunod na linggo ang Pfizer doses. Ayon pa sa kalihim, magsisimula ang pagbabakuna sa Metro Manila kung saan merong 24 vaccination sites para sa age group at target na palawigin ito sa ibang rehiyon matapos ang isang linggo. Dagdag ni Galvez, plano rin ng pamahalaan na magbigay ng booster shots para sa mga bata. Base sa datos ng gobyerno, higit 59.9 million Pilipino ang nakatanggap ng first dose habang 57.8 million ang fully vaccinated. Nasa 6.6 million naman ang may booster dose na. Kung matatandaan, target ng gobyerno mapabilis ang rollout ng COVID-19 booster shots bilang bahagi ng pagkamit ng tinatawag na wall of immunity na layong pigilan ng surge tuwing may bagong variant. Apat sa limang Pilipinong nasa hustong gulang ang payag na magpaturok ng booster shots kontra sa COVID-19 ayon sa resulta ng isinagawang survey ng Social Weather Stations. Lumalabas base sa isinagawang face-to-face interviews ng SWS noong December 12 to 16, 2021 sa 1,440 Filipino adults nationwide na 80% sa mga respondents ang pabor na magpabakuna ng ikatlong dose o booster. Nasa 7% ang ayaw magpabooster habang 13% ang disigurado.
sigurado. Ipinakita rin ang December 2021 survey na 8% ang ayaw magpabakuna kontra COVID, may 10 percentage points na mas mababa sa 18% noong September. Ang pagnanais ng paturukan ng booster ay mataas sa lahat ng rehiyon, kung saan ang Balanced Luzon ay nasa 82%, kasunod ang Metro Manila na may 81%, nasa 78% sa Visayas ang handang magpa-booster shots, habang 78% naman sa Mindanao. Sa kabilang banda, pinakamataas ang bilang ng mga ayaw magpa-booster sa Mindanao sa 17%, kasunod ang Visayas na may 15%, Metro Manila na may 12%, at Balanced Luzon na may 10%. Magbabalik ang Chibi News on Cue matapos ang ilang paalala. Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman, kaya inggit sa kanya ang oposisyon. Tama lang na ipinaglaban ko ang balik-trabaho para bumalik ang kita ng mga nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi pwedeng magutom ang pamilya. Dapat lang po ingat buhay para sa hanap buhay. Basta trabaho, kita at hanap buhay ang nakataya. Nasa harap niyo po ako. Ibigay natin ang todong suporta kay Harry. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Magandang araw mga katribu! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelevelo, Atty. Lia Badillo Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha at Chirk Balagtas. Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas na ang mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At magsama-sama po tayo sa Gising Na! Mga impormasyong direktang makukuha mula sa sources at diretsahang usapan. Yan ang ating daming sa inyo sa programang Straight Talk. Samahan nyo kami sa makabuluhang talakayan live tuwing Martes alas 10 ng umaga sa official Facebook page ng Daily Tribune at Tribune Now on YouTube. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Nagbabalik ang Chibi News on Cue. Tinatayang nasa 40 million peso na halaga ng pinaghihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad, habang dalawang lalaking sospek naman ang naaresto sa isinagawang bypass operation sa Makati nitong Miyerkules ng gabi. Matapos ang halos isang buong araw ng negosasyon, ay nakumbinsi ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group o PNP-DEG ang mga sospek na nakilalang sina Brian Salceda at Jerome Gahe na magbenta ng nasa 40.8 million pesos na halaga ng methamphetamine hydrochloride o shabu. Pumayag ang dalawa na isinagawa ang transaksyon sa Hilario Street sa Barangay Palanan, Makati City. Nang gumulong na ang bentahan, ay dito na kumilos ang Special Operations Unit 1 sa pangungunan ni PB General Remus Medina upang dakipin ang mga sospek at kumpiskahin ang mga ilegal na droga, bypass money at isang cellular phone na ginamit sa transaksyon. Ayon sa mga pulis, tinatayang nasa 6 na kilo na hinihinalang shabu ang nakuha sa dalawa. Nasa pangangalaga na ng SOU-1 PNP-DEG office ang mga nakumpiska sa operasyon para sa documentation, habang ikakasa na ang kasong violation of Republic Act 9165 laban sa dalawang sospek. Sumungkit ng upuan para sa AFC Cup quarterfinals ang National Women's Football Team matapos bugbugin ang Indonesia 6-0 nitong Huwebes ng gabi sa Chitrapati Sports Complex sa Mumbai, India. Bumida si skipper Tanhai Ani sa pagsaksak ng brace sa panalong naghatid sa mga Pinay tungo sa makasaysayang unang pag-abante sa playoffs. Isinara ng Pilipinas ang kanilang kampanya sa Group B sa ikalawang pwesto sa naipong 6 points mula sa 2-1 win-loss
loss record. Perpekto ang Australia sa pool matapos ang tatlong laro, habang nasa ikatlo at ikaapat ng posisyon naman ang Thailand at Indonesia. Binuksan ni Katrina Gilio ang scoring sa maagang goal na may 6 minuto pa lamang sa laro, na sinundan naman ni Sarina Bolden ng header mula sa free kick ni Jessica Miklat sa 27th minute. Bumuhos pa ang puntos para sa mga Pinay sa second half na magpakawala si Anis ng matatalim na goal sa labas ng box, kasunod ang penalty kick ni Jessica Miklat matapos lang ang ilang minuto. Muling umiscore ang 32-year-old na si Anis sa 82nd minute bago selyuhan ni Maleya Cesar ang laro sa isa pang goal sa stoppage time. Sunod na makakatapat ng mga Pinay ang Chinese Taipei sa Linggo para sa pag-asang makuha ang isa sa 5 nakatayang upuan para sa 2023 FIFA Women's World Cup sa Australia. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin nagpapakilig sina Bea Alonzo at Dominic Roque sa kanilang fans dahil talagang nakikita ng mga netizens na in love ang dalawa sa isa't isa. Natanong kasi si Bea kung ano ang gusto-gusto niya kay Dom, na sinagot naman ng diretsa ng dalaga. Anya, gustong-gusto niya ng pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Dominic. Masarap nga raw mag-alaga ang binata. Samantala, nagmistulang life coach naman ng dalaga nang may nagtanong kung paano ang tamang paghawak at paggastos ng pera sa panahon ng pandemya. Ilang IG users naman ang humingi ng payo sa kanya kung paano mas maging inspired sa buhay at maging positibo kahit sobrang hirap na ang pinagdaraanan. Anya, dapat magtiwala ka lamang sa inyong sarili na kaya mong lagpasan ang mga pagsubok. Pagdating sa finances, ang payo lang ni Bea ay gumastos lang ng naaayon sa budget, mag-invest ng tama at mag-ipon. Isa pang payo ng aktres kung balak bumili ng mamahaling gamit, siguraduhing may extra money para rito dahil mas masarap at mas maluwag daw sa pakiramdam kung mabibili ito ng walang iniisip ng mga babayarang bills pagkatapos. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Ang Daily Tribune may digital shows na din. Dahil sa mas lumalaki at mas lumalakas nating tribu, handog sa inyo ng Daily Tribune ang mga programang magbibigay buhay araw-araw. Be informed at mag-good vibes tuwing umaga sa programang Gising Na. Be updated sa news and happenings sa Tribune News on Q. Mas kilalanin pa natin ang mga paborito nyong atleta sa programang The Athletes Tribune. Alamin ang latest entertainment sa programang What's Up. Ma-inspire sa mga kwentong hatid ng Perfect. Search lang ang Daily Tribune sa inyong Facebook at Tribune Now on YouTube. See you there, mga katribu! Mapalutong bahay man o sumptuous meal for special occasions, sagot na kayo ng tropang kalanpag. Dahil atin sa inyo ng Daily Tribune ang fun and exciting cooking show na kalanpag, manood at matuto kung paano lutuin ang mga favorite nyong recipes. Sabayan pa ng fun and inspiring na kwentuhan sa kusina. I-upgrade na rin natin ang mga nakasanayang traditional dish ng pamilya. Plus, healthy tipid tips na ibabahagi ng tropang kalanpag. Matuto, mabusog, at mag-good vibes dito lang sa kalanpag tuwing Lunes, 10:30 a.m. sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Fun and inspiring na kwentuhan? Sagot na yan ang programang Spotlight ng Daily Tribune. Makipagkwentuhan at kilalanin ng iba't ibang personalidad na kilala sa kani-kanilang larangan. Manood at makinig sa mga inspiring stories na kanilang ibabahagi kasama si Nina Ventura at Jojo Silvestre. Be ready ng mamangha at matuwa every Thursday alas 2 ng hapon dito lang sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Magbabalik ang Tribune News on Q. Gaya ng mga nakalipas na araw, halos walang pagkilos ang piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan nitong Huwebes sa 51.34 pesos mula sa 51.29 pesos kamakalawa. Nagbukas ang palitan sa araw ng Huwebes sa 51.45 pesos, mas mahina kumpara sa 51.25 pesos noong Miyerkules. Samantala, narito naman ang presyo sa iba pang palitan. Makakaranas ang Cagayan Valley, Ilocos Norte at apayaw ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa dulot ng shear line.
katamtaman hanggang sa maulap na kalangitan naman at isolated rain showers ang maasahan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Sumikat ang araw kaninang 6:25 a.m. At lulubog naman mamayang 5:53 p.m. Ang temperature sa Metro Manila ngayong araw ay maglalaro mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. At iyan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod. The SM Store, Araneta City, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council Member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli, ako si Lia Badillo Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Magandang umaga. Catch the latest news on our website, tribune.net.ph. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. Download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS and Google Play for Android to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune invites you to join its vibrant community, Katribu, to get updates on the hottest news on politics, business, sports, lifestyle, and entertainment. Emoticons of the Tribune mascot Tarsito are available on our community Viber. Bakit parang di napapansin, tinutunaw na kita sa aking paningin. Kahit na nung gawin na edad maka pa rin, nagkataon lang ba o sinasadya mo na? Ay nakita sa Facebook ng barkada tatlong pindot ang ginawa para sure na umayag ka. Ilang araw na hinihintay, nagagalit na si inay. Bukas maghapon na computer, wala pa ring reply. Bahala ka sa buhay mo, hindi kita pipilitin kung yan ang gusto mo. Bahala ka sa buhay mo, marami naman dyan, mas maganda pa sa'yo. Para pa pa para pa, para pa pa para pa. Bakit ka ba ganyan? Sa tingin mo ba'y ako'y hadlang? Hindi ko naman inaasahang mapighanin ang tuluyan. Pero ngayon ako'y namulat at ngayon ay sumusulat upang may parating sa'yo na di ikaw ang nararapat. Karapat dapat na umangkin sa'king mundo. Inubos lang ang oras ko, wala namang napala sa'yo. Nabulat lang aking mga mata, tip-tip ko ay isasara. Salamat sa iyo, ngayon'y marunong na ako. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi kita pipilitin kung yan ang gusto mo. Bahala ka sa buhay mo. Marami naman dyan, mas maganda pa sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi kita pipilitin kung yan ang gusto mo. Bahala ka sa buhay mo. Marami naman dyan, mas maganda pa sa'yo.